Magandang buhay mga katiyats, bago tayo magpatuloy, shoutout muna tayo gina Danny Flores, binaliwala mo ako kay Renato Poster, Aquilino Alok. Also, shoutout kina TX Adventures, LJB Misor, Diego Cabrines, Nueva Vizcaya Channel. Shoutout din kay Bonifacio Manuel, kay Raul Trangia, Victor Payang, Nilson Tagapia, Madrid Jumar, Julieta Tabuklaon, Marcos Monseda. Also kay Jiswin Jade Salinda, shoutout kay Jonathan Vela, Roger Hinon, Tating Naliman Mansalay, kay Christian Lusada, Frederico Quindo, Hyacinto Femia, Randy Paho, at kay Ruby Weird, Make That Ruby Is Weird. At sa mga hindi ko nabanggit na pangalan, shoutout sa lahat, tayo na kayo magpatuloy. Alright, ito yung padalang video sa atin mga katiyats. At bakit ko nasabi na ito yung legit marker? Kasi ang sign na yan ay pertaining to Atabay or well kanji. Ang character yan for an old well or Atabay. At meron siyang tatlo. Kaya expected na mayroong tatlong nakahilira sa pagbaon. Tatlong Atabay, tatlong parang Atabay na pagkahukay na nilalagyan ng deposito. So ibig sabihin, medyo mababaw lang yan. Mga giveaways. Okay? At sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan i-click ang red button na subscribers button para palagi kayong updated kapag meron tayong bagong upload. Maraming salamat. Ngayon, atin lang i-analyze partially itong natagpuan nila na signs na naka-engrave sa bato na yan. Okay mga katiyats, ito yung padala sa atin na signs for treasures. Sigurado ang isang ito kasi nandito yung sign ng well or Atabay. Ang ganyan na parang sharp, yan ay simbolo for Atabay, or sometimes ang kahulugan niya ay tunnel. Okay, pero sa kanji sign ay yan talaga ay Atabay or well na nagaganyan. Pero interesting hunting, it can be a tunnel, a hole, or itong entrance. Okay, kaya mayroong pabalik-balik dito na sign na well. Ibig sabihin ay mayroong tatlong hole or tatlong Atabay na nandito sa lugar. So ito yung nakadrawing dyan. So itong dalawa ay merong arrow pointer. Itong dito at saka ito. Pareho silang nag-indicate ng mga direksyon. At itong isa ay nasa gitna lamang ng dalawa. So ibig sabihin, ang tatlong ito ay kung hindi man ito papunta sa tinatarget nila, okay, kung hindi man yan dito, yan ay sa likod. Kasi kung itayo natin itong isa dito, yung hugis bahay, yan pa rin ay, kung i-decode natin, ay sign for gold pa rin yan, ang kin. Or yung parang bahay na nagaganyan. Ito pa rin siya. Tinatago lang sa itsura na ganyan, na parang sharp. Ibig sabihin ay tunnel, entrance, or Atabay. Okay, kaya ang unang paghanap natin ay papuntang west dito yan. At itong sa gitna, yan ang kanyang pangatlo. Ibig sabihin, nakahilira yan dito. Banda. Ang tatlong Atabay na yan, or tatlong hole, or tatlong tunnel. Kaya, ang hanapin natin ang distansya. Okay, walang distance indicator dyan. Kundi, kunin natin ang common distances na ginagamit ng pagbaon sa Yamashita Treasures.
So para sa akin, ang pinaka the best na distances ay 3, 5 and 7 meters. So ganito lang, sukat lang tayo dito ng 3 meters, ito. Pangalawa ay 5. Pangatlo ay 7. So pagdating natin diyan, example dito sa 3 ay i-align natin yung tatlo. Okay din tayo dito. Ibig sabihin, ang mga distansya niyan ay hindi yan malalapit. Ang pagbaon nila diyan ay mayroong distansya din itong dito. Okay, at ang probable distance niyan ay ganun pa rin. 3, 5, and 7 papuntang north and south. So, ibig sabihin, pagdating natin sa unahan, okay, ay parang mag-expand siya. Parang mag-multiply ang ganyang mga distances. Pero magbase lang tayo sa 3, 5, and 7 meters. So, una, ang gawin dito pagdating sa 5, balik tayo. Example dito sa 5 na ito, ay mag-align tayo dito. And then 3 meters distances, ay maghukay din tayo para mayroong align palagi na tatlong atabay or tatlong hole. So ganun din dito pagdating sa 7, naka-align din sila. Kung napansin niyo mga katits, dito ay 2 meters ang mga distansya nila. Ayan, 2 meters yan. Kada hukay, 2 meters. Pero ang ating paganito, papuntang north at south, ay 3. So, pwede tayong mag-adjust niyan ng parehong 2. So, 2 or 3, north and south. So, ganyan lang yan. Pagdating naman dito, sa bandang kanan, kung walang natagpuan na positive dito, ibig sabihin ay baliktad. So, punta naman tayo dito sa 3. Okay, paganyan na direksyon. And then, dito naman ay punta tayo sa 2 and 3 distance. 2, 3 meters. O sabi, pwedeng ipareho na lang natin yan. 2 meters. 2 meters din dito. At galing sa bato yan ay 3 meters. So 3 meters ito dito. Mirror image lang kung anong ginawa natin sa kaliwa. So example dito yan. Ilipat lang natin ito dito sa kabila. So ganun din ang pangalawang gawin. Magdagdag ng 2 meters kaya 5 meters na naman ang distansya at ang distansya naman ito, 2 or 3 meters. So parang mag-square lang ang mga hole, ganyan. Kasi kung nakita nyo dito, isa, dalawa, tatlo, lahat yan nagsimbolo yan ng atabay or well or hole. Kaya mayroong tatlong atabay dyan or hole or manhole or vertical tunnel. Sa kaliwa or sa kanan. Kaya dito gumawa naman tayo. Kung anong ginawa natin dito sa kaliwa, ay ganun din sa kanan, papuntang east. Okay, so parang nangingisda tayo dyan. Tinatawag yan na baling, pero wala tayong magawa kasi tatlong atabay symbol nga dito. So swerte kung dito lang sa 3 meters ay makatagpo kagad tayo. So, itong dito ay 7 meters din. So, kung meron lang tayong kagamitan, example, backhoe. So, backhoein natin yan ng paganyan lang. Ayan, pahaba, 3, 5, 7 meters. So, ayan, nagaganyan lang yan. Parang kanal. And then, dito naman,
ay gagawa din tayo ng ayan, parang nag-sharp na rin ng ganyang itsura. Sa ganitong paraan ay walang ligtas ang nakabaon dyan. Kasi kahit itong mga portion dito, ayan, naisama na rin yan paghukay kapag meron tayong heavy equipment. Kasi open cut yan, kaya ito na mga portion, dito rin ito, lahat yan ay tatamaan ng backhoe. Kaya walang kaliligtas, walang ligtas dyan ang nakabaon. Para kasing hinukay mo na yan lahat. Naka-open cut na yan. Mga ganyan na, pi square. At ang mga distansya niyan ay galing dito sa marka. Yang 3, 5, and 7. So wala na akong ano pa dyan mga katiyats. Ganyan lang. Kasi kung wala lang itong arrow dito, ito. At saka itong dito, arrow pa rin yan. Kung wala yan, pupunta sana ako sa front, dito sa front. Nandiyan kasi sa gilid, kaya papuntang gilid ang mga ito. Ito, papuntang kaliwa. O hindi man baliktad, papuntang kanan. So, hindi ako pumunta sa harap. Kung wala sana itong arrowhead, pupunta ako sa harap niyan ng ganun din na distansya, 3, 5, and 7. Okay, so piliin nyo lang mga katits anong magandang suggestion ko sa aking analysis na pwede diyan sa inyong treasure site. Kasi hindi naman ako ang nagbaon yan. I am just trying to itong give idea kung ano ang mga sign na yan. At anong distansya na posible na nandiyan, nakabaon sa malapit yan ang item. Okay, sa tingin ko napaka-legit naman ang mga sign na yan dahil sa old well marker na itong parang sharp. So ako'y magpaalam na mga katiyats. Sana ipatnubayan kayo dyan ng buong may kapal sa inyong proyekto. Ingat lang palagi. I'll see you on my next video. Paalam!